Ang bunganga mo'y may hindi ka aya-ayang amoy. Ang baho ng iyong buga. Ikaw ba ay nagugutom? Sapagkat tila amoy apdo ang iyong hiningol. Yo guys! What's up? This is Meg TV and welcome back na naman dito sa aming channel, mga kaibigan. So today, narinig nyo naman yung mga tanungan, mga kaibigan. At bilang isang mabuting kaibigan o kamag-anak, nais nating magmagandang loob sa kanila, sa ating kapwa. Unit, subalit, datapwat, bagamat, pakat, balat, kagat. Paano nga ba ang proper way para masabihan siya na mabaho ang hininga niya? Nang hindi siya nasasaktan, nang hindi nakakailang. Ako mismo, mga kaibigan, hindi ko rin po alam. Kayo, alam ba nyo? Opo, tama po ang narinig nyo. Sapagkat ang topic natin ngayon ay patungkol sa mga mababaho ang hininga, ang pag-uusapan natin. Sa mga panahong ito, mga kaibigan, sigurado ako na chinecheck mo na yung hiningol mo kung mapanghi. Nag-amuyan na ang mga kuripal! Kaya't kung gusto mo lang mga ganitong klaseng topic, relax ka lang dyan. At sabay-sabay nating alamin, mga kaibigan, ha? Ang nilalaman ng utak ni Paring Jeff. Parang nakakausap ka na ng mga ganitong klaseng tao na tila iba ang buga ng bunganga. Na tila napapaso ang iyong ilong at tumatambay ang mga particles nito at diretso sa iyong utak na nag-iiwan ng bakas ng karimlan at nagdudulot ng iyong pagkabagot. Na nagsisilbing sinyales, ha? Na dapat mo na itong sabihin sa kanya. Ngunit ikaw ay nagdadalawang isip sapagkat ito marahil ang maging mitsa nang pagtatapos ng inyong pagkakaibigan. Oh, no, opo! No. Nangyayari po talaga yan, mga kaibigan. At naranasan ko na din yan. Ito, example ah. Hindi, pre. Nakita ko nga siya kanina. May kasama nga siyang iba eh. Oo, oh, hindi ako... Ay, sinasabi ko sa'yo. Hindi ako nagkakamali. Siyang siya yun. Pre, baho lang hininga mo. Nagtutmash ka ba? Lul, gago! Baka ikaw hindi. Tatlong beses kaya ako nagtututmash sa isang araw. Paanong babaho? Ikaw nga itong mabaho yung hininga eh. Tinitiis ko lang. Yan! Ha? Isa sa dahilan kung bakit kinikimkim na lang ng isang tao ang kaniyang nararamdaman. Ang kanyang naaamoy. Paano? Pag sinabihan, galit pa. Ha? Minumura ka pa. At ang ending, ikaw pa ang mabaho ang hininga. Oh no! Taknang putya naman. Mga kapatid, ha? Kung kayo ho ay nasabihan ng ganito, huwag hong sasama ang loob. Sapagkat ito ay isang senyales ng pagmamagandang loob ng iyong kaibigan. Paano kung sa ibang tao mo yan narinig? At ang worst scenario ay hindi ito sabihin sa'yo at ipagkalat na ang hininga mo ay mapanghol. Pucha brother, problemang malaki yan. Bakit ka mo? Kunwari, ha? Kunwari lang ha, kumalat ang chismis. Tas may nakakwentuhan kang tao, ha? Tas medyo pangiti-ngiti sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kahit wala namang nakakatawa sa mga pinagsasabi mo, tas gumaganto-ganto yung ilong, oh. Ha? Ganto. Alam na this. Oh, alam niya, kapatid. Alam niya na ang agahan mo ay etchas ng toro. Wow. Anong gagawin mo? Simple lang, ha? Huwag ka nang magsalita. O, di ba? Ha? Kahit huwag mong mamasamain kapag ka nasabihan ka ng ganun, dapat magpasalamat ka pa, eh. Dahil may concern sa kalagayan mo. Proper hygiene, kapatid. Dapat alam mo yung sanhi ng pagkabaho ng bunganga mo. Check mo, humarap ka sa harap ng salamin. Tignan mo kung may butas na bagang o may bulok kang ipin. Malakas makabantot ng hininga yan, ha? Ipaayos mo na. Huwag kang matakot sa dentista, ha? Ipapasta mo na. Kapag hindi na kinaya ng pasta, ha? Ipabunot mo na. Buong ipin mo, pabunot mo, ha? Para tapos na yung problema mo. Hindi, joke lang. Pabunot mo na yung butas mong ipin. Kasi dumudugo yan eh. Kapag ginaganito mo, pakita ko sa'yo ah. Yan, ha? Malakas makabutas ng ipin yan. Talsikan mga dugo dyan. Tatambay yan dyan. Ang baho niyan, giliw. Tignan mo na din kung may gingivitis ka. Pacheck mo na rin kung may tonsil stones ka. Ha? Patanggal mo na kasi mabaho yan. Pangalawa, ha? Baka gutom ka. Normal yan. Kunyari, nagda-diet ka. Ha? Pero, huwag kang papagutom. Amoy apdo na po. Ha? Amoy apdo na po ang buga ng bunganga mo. Kain-kain din pag may time.
Ha? Madalas to sa mga taong acidic. Tas di kumakain, tunaw yung bituka mo kapatid. Ang baho niyan. Huwag kang magpapagutom. Tas kakausap ka ng tao, walang maidudulot na maganda yan sa ilong ng kausap mo. Sinasabi ko sa'yo, kumain ka. Pangatlo, na? Mag-toothbrush ka. Simple lang. Toothbrush din pag may time. Huwag mo nang katamaran. Isang minuto lang yan. Hindi yan malaking kawalan sa oras mo. Bigyan mo ng oras ang pagsisipilyo. Huwag mo nang hayaang mapanis at mabulok yung mga ipinasok mo sa bunganga mo ng isang buong araw. Sa mga singit-singit ng ipin mo, kumakapit yan kapatid. At sigurado ko na ang kapit din ng amoy niyan. Lalo yung mga naka-braces. Nawala ka pang braces, eh mabaho na. What more pa kaya, mga kapatid, na naka-braces ka na? Na? Dadagdag ang mga pwedeng pagsingitan, mga posibleng pagsingitan ng mga kinain mo ng isang buong araw. Ha? Dito, yung mga bracket-bracket na yan, malupit yan. Lalo na yung molar yan, ha? Yung nandito, matindi yan. Lalo pag tinanggal yan, tapos amuyin mo yung molar band, ha? Naka-braces. Mabaho yan, kapatid. Promise. Toothbrushin mo ng maigi. Gamit ka ng dental floss kung kinakailangan. Huwag kang tama. Naka-braces. Basta, yan ang solusyon. Sipilyo ka, tapos magbumog ka ng Bactidol, tapos ipokpok mo sa ulo mo. Para mas lalong umepekto. Joke lang. Naka-braces. Pang-apat, mga kaibigan. Yung mga taong sobrang tahimik. Yung mga hindi nagsasalita. Yung mga panagtungo lang yung alam. Ginagawa mo. Ayaw ibuka ang bibig. Salita-salita din pag may time. Kasi kapag matagal nang nakasara, nakatikom yung bunganga mo, tapos ibubuka mo ng bigla sa kausap mo. Hi. Hello. Hello. Hi. Hi po. Puta, lagas yung buhok sa ilong yan, kapatid. Sigurado ko magre-reklamo yan. Kasi nakukulob yan eh. Ha? Alingasaw yan kapag ka nakawala yung gigil mong hininga. Pangako. At sa mga apport naman natin dyan, mga kaibigan, na nakaka-encounter na mga ganitong klaseng tao, huwag naman po tayong balasubas magsalita. Baka naman pagsilita mo, yung hininga niya, eh sa harap pa ng maraming tao. Siyempre, mahihiya yan, ha? Gamitan mo ng konting utak ang pag-approach. Pwedeng piliin mong maigi, ha? Yung mga salitang gagamitin mo sa pag-remind sa kanila na may problema sila sa hininga. Na-concern ka lang, ha? At isa kang mabuting kaibigan na nagpapayo dahil ayaw mo na ibang tao pa ang makapansin. At kung ayaw niyang makinig, pabayaan mo na. Iwan mo. Iwan. Ganon. Problema niya na yan. Maaari rin regaluan mo siya ng toothpaste at toothbrush. Tapos mag-iwan ka ng note. Dear Marce, try mo to. Effective daw to pag 3 times ginagamit. Or idaan mo sa sulat. Ha? Kung hindi mo kayang sabihin ng harapan, para siya lang ang makakabasa at wala lang iba pang tao na makakarinig. Just be sensitive lang po sa mga salitang gagamitin natin. At kung ayaw pa rin makinig, mga kaibigan, ishare mo tong videong to sa kanya. Ha? Send mo sa Messenger o kung saan man na pwede na itong mapanood. At ako na mismo, mga kaibigan, ang magsasabi sa kanya na, kapatid, ang baho ng hininga mo, payong kaibigan lang. Look at this dude. Naka-braces. So yun lang, mga kaibigan. Sana nagustuhan nyo itong video na iginawa ko para sa inyo. At ginawa ko itong video na to para sa mga kaibigan natin na may problema sa hininga, ha? Na kailangan nilang gawan ng paraan, mga kaibigan. Dahil ito ay para rin po sa kanila, sapagkat malapit na pong mabutas ang ating ozone layer. What? Nakakadagdag yan, ha, mga kaibigan. Upang mapabilis na mabutas ito kasabay ng pagbutas ng kanilang mga bagang. So yun lang, mga kaibigan, hanggang dito na lang. At sana nag-enjoy kayo. At kung meron man kayong komento at any violent reaction, comment nyo lang po dyan sa baba, sa comment section natin. At bibigyan natin yan ng pansin, mga kaibigan. Yo, once again, this is Medj TV and see you in our next vlog. Peace out. Opo!